I'm Reina Cubile. I'm the owner of Cuticle Salon here at Timog, Quezon City. Hello, nandito po tayo ngayon sa Cuticle Salon at Timog, Quezon City. Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo ng mga business tips how to set up salon. Ang una nyo makikita ay hair location namin. We have 3 chairs. Dito sa haircut area namin, nag-a-accept kami ng only 2 clients. Pwedeng mag-wait until 2 clients lang din. So, we have 2 hair stylists and 5 nail techs. Ito naman yung nail area namin. Pwede dito yung couple. Meron kaming 4 na individual nail spa chair. Dito naman ang makeup area namin. Sometimes kapag meron kaming makeup, ganito yung setup namin. Papakilala ko sa inyo si TJ, ang aming makeup artist. Dito naman yung counter. Sa counter area namin, si Ms. Grace ang receptionist at the same time, hairstylist namin na napakagaling. Dating naman sa nails, ito yung mga nail technician namin. They can do gel polish, put spa, nail acrylic. Ito yung shampoo area namin kasi limited lang yung space namin. Tapos, dito yung area ng eyelash. At the same time, meron din kami tattoo area din dito. Siya yung tattoo namin, Marion. If ever po mapasyal kayo sa Cuticle Salon, by appointment naman po. And if ever po, pwede din po kayong magpa-schedule anytime. Thank you. Dito naman yung pantry namin. Usually dito yung mga nail tech namin, mga staff namin na nagpapahinga. Nagtitake ng break or lunch. We started this business from my mother since 1970s. Nakilala yung salon namin sa Kamuning, Quezon City. Yung salon business ko is 10 years ago na. So, na-start to sa Kamuning. In-adapt ko lang siya sa brother and mother ko na business. Ginawa ko siyang Rakista Salon noong January 6, 2010. After 6 years, nag-put up ako dito sa Timog na nakilala siya na Cuticle Salon. From the start, nails lang talaga kami, purely nails. Then, inadapt ko na rin yung hair para hair and nail salon na and massage. Nung binili ko kasi itong Cuticles, parang nakilala siya as in Cuticles as nails. So, inadapt ko na lang siya parang pang feminine para ma-adapt na Cuticles. Pero later on, pinaplano ko siyang lahat gawing Rakista Salon. Ang target market namin, mga models, artists, and yung mga influencer. More on appointments yung mga influencer, artists. Naging partner namin yung ABS-CBN. Nagkaroon kami ng ex-deal sa mga show nila. After nitong Timog, nagkaroon kami ng Rakista Salon Apalit na may ka-partner ako doon na si Richie, si TJ Soriano at Rakista Salon Candaba. Ang huli naming branch is Cutie Salon dito sa May Roosevelt Muñoz, Quezon City. Ang services namin ay nakilala kami sa nail acrylics, sa eyelash extension, waxing, underarm, Brazilian, and microblading. Pagdating naman sa hair, color highlights, Brazilian. Pagdating sa makeup namin,
nakilala kami as partner sa ABS. Nag-makeup ng mga artists and contestants. Usually, sa ganitong setup, meron kaming 3 chairs. So, sa hairstylist, pwede nang may dalawa kang hairstylist na naka-assign sa isang salon. Sa nail technician, pwede nang may 5 nail technicians kang naka-assign para ma-accommodate mo yung mga clients. Usually naman, yung mga client dito come and go lang din. Hindi pwede dapat na mawalan ka ng tao na less than 5 para yung clients mo hindi lalabas. 2 types kasi ng rates ang employees, lalo na sa salon. Pag pinapapili namin sila, usually kasi yung iba, minimum. Pero, kailangan nilang may quota. So, no commission. Meron namang rate na nag-range ng 350 above plus 10% commission. Kung saan sila, siyempre, mas comfortable, yun yung binibigay din namin. Ang hina-hired namin usually talaga, hindi yung talent, hindi yung skill. Unang-una, yung attitude. Kasi yung halos lahat ng tao namin dito, nagsimula ng zero knowledge. Pero natuto hanggang ngayon, nandito pa rin sila. So, ang nag-build up sa kanila yung attitude. Kasi kung hindi nila mahal yung trabaho nila, hindi sila matututo at hindi sila mag-i-stay ng matagal. Kasi yung talent na yan, natututunan. Pero yung attitude kasi ang hirap kumuha ng tao, lalo na pagdating sa salon. Ang hirap mag-handle ng tao lang. Kaya, as much as possible, limited yung pagkuha namin ng tulad sa hairstylist. Wala naman kami discrimination kasi meron akong hairstylist na may PWD, pero ang attitude naman is 100% at magaling. Kasi sa lahat, ang pinakamahirap sa business ng salon or kahit anong business, isa yung paghawak ng tao at yung paghanap ng tamang tao at yung makikita mong loyalty sa company at merong pagpapahalaga sa trabaho nila. Since nung nabili namin itong cuticles, ang pinakamatagal namin na nail technician is si Ate Angel. Marami kaming umalis na din. Usually, bumabalik din sila. Pero once, twice, natanggap pa rin namin. Pero pag thrice na, hindi na namin tinatanggap. So, nag-a-adapt na lang kami na ibang mga bagong employees na bagong ititrain. Sa akin kasi, ang kiko sa mga paghawak ng tao, yung pakikipagkapwa-tao. Ang tao kasi, kahit anong buti mo sa kanila, anong ipakita mo mabuti sa kanila, kahit anong pabor na ibigay mo sa kanila, is meron dyan, at the end of the day, meron ka pa rin maririnig sa kanila. Pero kung alam mo sa puso mo, yung pagiging amo mo or pagiging kaibigan mo sa kanila, in-set aside mo na mag-amo ka para sa kanila, tatagal sila sa isa business na pinapasukan nila. Sa ganitong location at setup, kailangan merong kang mag-start siya ng 500,000 hanggang up to 1 million. Kasi during sineset ang pang salon, mas maraming expenses ka pang may encounter like ng pagdagdag ng services. Tulad nito kasi nails lang to saka massage. So, nag-adapt kami ng maraming services dito para makilala kami dito sa Timog area. Yung paghanap ng location, dapat yung alam mo na example ko tong place na to. Ito talagang area nito is maraming iba't ibang klaseng tao dito eh. May medium, mayroong high class. Marami ka ditong may encounter. Dapat ang area mo is ang establishment ay along the road, along the mga like ito tulad ng music box. Meron kaming mga food like dito sa mga Japanese store. Kaya yung area na to talagang sakto para dito sa salon.
tong area na to. Kasi kami yung vicinity na pagpunta mo dito sa kabilang side, kita agad kami. Pagpunta mo dun sa other side, kami pa rin yung nakikita sa dito sa area na to. So, ang kailangan din dito talaga more on promotion. Ah, madami kaming salon dito. So, blessing in disguise, tong area na to, tong building na to, is nakuha din namin ng mas cheaper ang rate ng rental dito. So, marami talagang naghahabol dito sa area na to. Kasi, etong building na to, ang pinaka cheaper na rental na nakilala sa team. Ang nagre-range to ng 25,000, but the rest dito is 30,000 na ang rate. Ito kasi hindi siya pang 25K. Ang dami kasi nagtatanong dito, tapos nagugulat talaga sila pang, oh, akala namin 35 to. Kasi talagang 30 to 30 up dito. Pag mga salon business, ang capacity ng tatlong upuan, kailangan na sa 50 square meters. Sa interiors, may additional kami dyan. Ang interiors namin, yung husband ko din, ang nag-design. Kaya hindi kami talaga totally gumagastos ng magbabayad kami ng architect or interior designer. Profit naman sa salon, ang advantage namin dito is napakalayo ng price namin. So, nako-cover namin lahat ang salary, expenses, and rentals. So, enough na siguro yung profit namin every month na meron kaming nakukuha. Kasi last, ang pinaka ano, worst dito nung first 3 years talaga is ang hirap pang mag-adjust. Talagang break-even, minsan negative. Tapos dumating din sa point na ng pandemic, as in wala talaga. Pero meron chance kami na nag-home service kami. Na-cover up lahat naman yung during pandemic namin. Ang estimated namin kasi sa monthly, kung ganong kalakasan, nagre-range kami ng 250,000 to 300,000 if nails and hair lang. Usually kapag meron kaming mga makeup kasi ang rate ng makeup artist namin is 3.5 per head. Eh, kapag nakakuha kami ng package ng makeup, yun yung nakakatulong din sa amin para meron kami mas malaking profit na nakaka-range kami ng 300 pataas. Ang pinaka bread and butter namin is yung nails and hair namin talaga dito. Kasi usually, yung iba, nails lang papagawa. Nasa hairstylist namin, paano nila ma-strategy kung paano magka-hair. Kaya usually, lumalabas dito, hair and nails ang pinapagawa talaga. Sa experience ko, 3 years pa mo makukuha yun. Depende rin kasi sa location ng salon niyo. Kasi kung compare ko naman to sa salon sa Kamuning, wala kaming rental kasi at the same time, bahay namin yun. Sa salon business, sa amin, sa part namin, mas okay sa amin na maraming branches. Kasi mas nakikilala kami at nakaka-explore yung mga nasa ibang lugar na usually yung mga provincial na hindi naman nakakapag-cater papunta dito sa Quezon City. So, nakikilala kami sa iba-ibang part kapag maraming branches. Meron ding disadvantage kasi sa pagkuha nga ng tao, yan yung pinakamahirap at yung kailangan dyan, hands-on ka. Kailangan nag-roving ka sa mga branches. Hindi ka pwedeng, hindi mo iikutan yung branch kasi at the end of the day, ang ano niyan is magko-close ang salon. May na-experience naman kaming ganun, pero nasusurvive pa rin naman namin. Kasi nung time na yun, sinabayan namin yung pandemic sa provincial. Kasi hindi mahigpit, walang restriction doon. Hindi tulad dito sa Quezon City, may capacity kami ng client. So, nung time na yun, nagtayo kami sa Pampanga na wala namang, hindi ganun ka-strict doon. So, parang break-even, meron kang client doon. Kahit dito na hindi ka gano'n, kasi 30% lang kami. So, yung ibang tao takot din lumabas. Maganda kung province talaga kung meron kang isang taong nakastay doon. Pero kung sa part namin na lagi lang kaming
magbibisit, mahirap din isabay kahit maraming branches na ganun. Pero nagpaplano kami pa rin na magputat pa rin sa province. Na tulad ng province namin, like Cavite, mayroon din nagtatanong sa amin na gusto mag-franchise sa Aklan, dun sa province ng mother ko. Kasi dun kami nakilala talaga. Yung lolo ko kasi ang magaling na barbero sa Aklan. Yung training namin dito, yung system ng training namin, kung sino yung mga senior, yun yung nagtitrain sa mga bagong pasok namin na employees. Usually 1 month. Ang kailangan mo lang dyan is makonsider yung patient. You will need to try, never give up. Yung pakikisama sa mga tao hanggat kaya mo silang pakisamahan as ka-level mo sila para magtagal sila sa'yo. Kailangan mo makonsider din yung mga gamit na kailangan sa salon. So, kailangan mo maghanap ng mga brand or mga low-end na brand na or mga store na makakatulong sa'yo from the start. Yung dapat makuha mo yung presyo nila na mababa muna para ma-sell up mo sa client na kumita yung salon. Included sa 500,000, expenses mo lang dyan is na usually lagi kang kailangan mo mag-purchase is yung polish, color ng hair, yung mga ganun. Kailangan mag-restock kami in 3 months yung mga stocks namin para hindi kami naabutan ng sa inventory ng zero. Usually sa mga gamit ng nails, nagre-range kami ng 50 to 60,000. Dun sa during in 3 months lang ha. Kasi yan yung talagang ano sa amin, yung polish. Ang sa hair namin, usually nagre-range kami ng 100,000 in 3 months. For me kasi, kung mag-put up ka ng business, kailangan yun yung gusto mo. Hindi yung sinabi lang na gusto na mag-put up ka ng business. Kasi sa part ko kasi, eto, gusto ko to. Kahit na pandemic, naka-experience ako ng down na down ako. Kasi ito yung gusto ko. Hindi talaga ako nag-give up dito. Kasi dito ako nag-enjoy. Tsaka ang inspiration ko nga, yung mother ko. Kailangan lang more patient. Kailangan din ng, when it comes business, kailangan risk taker ka. So, hindi lahat ng bagay ng business is number one is money. Kasi kung hindi ka naman nag-enjoy at hindi ka naman nagiging masaya sa everyday mong life, hindi importante yung pera. Ang importante yung lahat kayo masaya. Lahat kayo kumikita. Hindi lang yung owner. Ang lesson learned ko dito sa salon, ang number one, yung pagiging risk taker ko is ginawa ko, kahit ma-fail ako, natuto ako doon. Natuto ako sa pagiging risk taker ko. Pangalawa, kailangan flexible ka. Kailangan mong pakisamahan lahat, client, staff, kung sino man yung ma-encounter mo na iba't ibang tao. Pangatlo is yung concern. Laging dapat number one mo yung concern. Hindi lang pang sarili namin as owner. Kailangan din yung concern mo sa bawat isa. Even sa mga client namin, nandun pa rin yung pagiging concern namin. Hindi lang kami para kumita. Kailangan din namin bumalik yung client. So, makilala kami na ang staff namin, ang may-ari ay napaka concern sa kanila na hindi basta kami kahit kikita kami pero masisira yung buhok or masusugatan namin sila kahit pipilitin nila na masusugatan sila na dadating sa point na meron kasing point na maoperahan, mga ganun. So yung concern namin, pinapakita namin yun sa client kasi yun yung nagiging balik sa amin eh. Na usual talaga yung sinasabi, yung cuticles, yung mga tao doon, napaka-concern. Kasi kung hindi mo sila alagaan, hindi na sila babalik sa'yo.
So wala na sigurong cuticles until now. Kung pera-pera lang ang iisipin mo sa business, kikita ka lang, hindi ka babalikan ng mga clients at wala silang magiging referral na mapupunta sa salon mo. Ang pinakamahirap na part is yung negative. In a sense in financial, in a sense sa mga tao, in a sense sa client. Pero unang-una talaga, hindi ka rin magtatagal kung financially broke ka. So, kailangan mo mag-take ng risk, humanap ng options, hindi ka mag-give up. Kasi usually, lalo nung pandemic, madaming nagsara na salon dahil financially broke. Ako, na-experience kong financially broke kami talaga, as in zero, as in sabay-sabay yung struggle. Pero, sinabi ko nga, mahal ko to, gusto ko to, para ako dito. So, hindi ko siya i-give up. Tsaka ang iniisip namin lagi, meron pa kaming mga tao na kailangan kami, na kailangan din nila ng trabaho. Sa clients kasi, ang pinakamahirap namin na experience, yung mataray. Yung mataray na in a sense na minsan kasi, pipilit niya yung gusto, masisira na yung buhok niya, or mas yung sakuko, yun yung pipilit nila yung gusto nila. Kasi nga, lagi nga sinasabi, the customer is always right. Pero syempre, hindi naman kami pwedeng dumepende rin sa ganun. Lalo na kung ikasisira rin namin para sa client. For me is, yung success kasi sa akin is not for money. Ang sa akin is, makita kong masaya yung staff ko. Nag-i-stay sila sa amin. Yung client namin come and go. Yun yung pagiging success para sa akin. Hindi yung after kami sa money. Kasi kung hindi kami success, walang ibang branches ang salon ko. So, parang sa part na yun, dun ko pinuhugot yung pagiging success. Nanganganak siya. So, in meaning, nag-earn din kami. Pero, everybody is happy. Ang future plans ko dito sa salon, gusto namin magkaroon ng aesthetic salon. Dito kasi madami rin naghahanap ng mga RF, mga facial, mga ganun. Yun talaga yung tinatarget namin, magkaroon pa kami ng additional services na aesthetic center. When you put up business, kailangan alam mo at gusto mo yung gagawin mo. At honest ka sa sarili mo kung ano yung kaya mong i-give up, ano yung kaya mong i-try, ano yung kaya mong i-stay. Yung pagiging honest sa sarili mo, yun yung magiging advantage mo para tumagal ka sa business na gusto mo. Kasi kung magbi-business ka, hindi sa puso mo, maybe mga ilang years or months, hindi mo kakayanin yung pinagdaanan ng isang businesswoman na napakahirap. Kailangan more patient and never give up. Para sa akin, ang magaling na negosyante is hindi nanlalamang ng kapwa. Yung hindi ikaw lang ang kikita, dapat lahat kayo kikita. Kasi talagang nakikita ko yan. Yung panlalamang ng kapwa kasi, ang sinasabi lagi ng magulang ko ay walang patutunguhan. Hayaan mo ikaw ang mag-agrabyado kaysa ikaw ang mang-agrabyado. Totoo yun kasi sa part ng na-experience ko talaga, never akong imang nang agrabyado kasi mas malaki ang balik ng ina-agrabyado. Visit Cuticle Salon here at Timog Quezon City. You can reach us through our page, Cuticles Salon. You can contact us 028-366-2718 or you may message us through our page. And our cell phone number is 0915-396-3267.